hours ang employee during time of peace-in to gawe ira. Kaya ganito yan, para mas maganda yung kwentuhan. Yung mga shogun, guys, yan po yung mga tinatawag nating gangs ng mga samurai. Yang Hatamoto Yako. Okay. Anong nangyari? Nung nawala sila ng work, ang ginawa nila, nanggugulo na lang sila ng mga lugar. Okay. Yan yung naging trip nila that time. So, ano ang ginawa ng mga tao dun sa lugar na yon? According dun sa storya, no? Si nagbuo sila ng Machiyoko o yung mga servant of the town na lalaban dito sa mga Hatamoto Yako. So they took up the arms and defended the village against Hatamoto Yako. Noong nabigyan nila ng katarungan yung kanilang lugar, nakuha rin nila yung trust ng mga tao doon. Kaya hindi talaga sila considered as negative. Kaya ang idea ng Yakuza ay noble, guys. They have the noble past. Unlike the other groups, criminal organization, sa kanila maganda yung past nila. Okay. So, a Yakuza has a oyabun-kabun relationship. Ay, hindi ko yun napakita. Okay. Yakuza has oyabun-kabun relationship or father-children role. Okay, merong yung head, yan yung father, and lahat ng followers, those are the child. Okay. Yakuza came from a card game. Ito yung Oichokabu. So, 8, 9, and 3, the total is 20, a useless number, that means also bad fortune for the players. So, ibang name ng Yakuza is 893. Yakuza pa din yung definition nun. And it was, their characteristics are the following. So may sinusunod silang ugali. Members usually wear sunglasses and colorful suits so that their profession could be immediately recognized by civilians. Yung mga napapanood niya sa mga series, di ba? Mga movies, totoo yun. Ganun talaga yung style ng clothing nila. And members wore arrogantly with wide gates. Alam niyo, ibig sabihin ng gates, manner of walking. Katulad ng waddling, di ba? Yung parang duck ka daw kapag naglalakad ka. So member dress conservatively and flash their tattoos only when the need arises. Okay. Kasi isa rin sa pagkakakilan lang ng mga Yakuza, meron silang tattoos na para bang bodysuit. Okay. Mamaya pag-uusapan natin 'yon. So this is the Yakuza structure, guys. So si Oyabun, yan po yung father, yung head ng organization. Saito Komon, yan naman po yung tinatawag nating senior advisor. Under him, meron tayong accountants, advocates, and secretaries. Okay, kapantay niya ng power ay si Wakagashira, or also known as the first lieutenant. Sa ibang books, tawag naman po kay Wakashira ay number 2 man. Oh, after niyan, ang halos kapantay niya din ng power ay si Shategashira. Si Shategashira naman po ay also known as the second lieutenant. In other books naman po, makikita niyo diyan ay number 3 man. So bibigyan ko kayo ng notes nito para alam niyo yung mga terms ng pangalan ng kada member nila. So ang nangyayari dito, yung last child, yung nakikita niyo mga pangalan diyan sa baba ng kanilang structure, pwede pa sila ulit bumuo ng sarili nilang grupo. Okay,
In short, mabilis silang dumami. Kung si child number 1, child number 2, at child number 3 ay gagawa pa another ng uyabun ko bun style na structure, dadami sila. And sa sobrang dami nila, nakabusin na ng napakaraming organization under the Yakuza. Alam nyo ba kung ano yung pinaka-largest family nila? The Yamaguchi Yumi or Rokodaime Yamaguchi Gumi with 20,400 in strength. Tandaan ha, Rokodaime Yamaguchi Gumi is the largest family and the most active Borkyudans. Next naman po, yung Sumiyoshi Kai with 6,100 in strength and Inagawa Kai with about 4,800 in strength. Ano naman po yung mga Yakuza rituals? Okay, first, we have the Yubitsume. Yubitsume. Ang Yubitsume naman po, kunwari, may nagawa kang kasalanan at gusto mong makabawi. Okay, minsan hindi na kailangan tong hingain ni boss. Okay, ni Uyabun, hindi na. Ikaw na mismo niyan, wherein you will cut off the tip of your left little finger and hand a severed portion to the boss as a form of penance or apology. Okay, what is the reason bakit kinakat nila yung ano, yung